Ito na yung part 3, mga bossing. Okay? So, share ko sa inyo. Tutuloy natin yung pag-share ko dito sa setup natin dito. Ito. Ito naman pangalawa. Okay? Kung anong ginawa ko dito. Ayan. Ayan. So, tuloy na tayo. Ito guys, yung nakita nyo doon, nagpa-exit kasi ako ng tubig, di ba? So, same concept lang yan doon sa kabila. So, natutuyo yung pump natin kasi binawasan ko tubig. Lalagyan ko yan mamaya. Ayan. So, for the meantime, explain ko itong pangalawa. Ayan. Dito sa pangalawa, guys, may cover na siya na tama. Okay? Kasi ginamit yung butas doon, may butas din to na nag-exit doon. Ayan. So, ito na yung laman yan. So, yung ilalim nito, guys, almost similar. Kaya lang ito, mas mataas yung space niyan. So, meron tong space na mas mataas dito kasi yung tubo na yon galing sa dalawang tab. Mag-swirl filter siya dito sa ilalim. So, yung swirl filter, guys, para lang siyang tubo sa loob, tapos naka-angle siya patagilid. So, ang gagawin nun, paikutin niya yung yung tubig galing dito sa tubo na yon. So, papasok siya, iikot siya, tapos ang concept is, mahuhulog yung dumi sa ilalim. Magsasettle siya sa ilalim. Okay? So, yung dumi, magsasettle sa ilalim. At the same time, pababagali natin yung tubig gamit yung jack mat. Ayan, di ba? Mas mataas siya. So, may jack mat tayo dito. Ayan, same concept dito. Kaya lang mas mataas to, ha. Ayan. So, ganun lang din siya. And then, ayan, malinis na yung tubig ng tataas. So, ito gagawin natin biological filtration. Kung nakita nyo, meron tayo dito. Ayan, ceramic rings. Ayan, ganyan lang. Tapos, meron tayong nakakapit na pump sa taas para ibalik yung tubig. Ayan. So, ito, overkill to guys sa Moly. So, kapag ganyan kalakas ang filter, lalo na kung meron tayong activated carbon. Ayan. Lalagyan ko pa kasi ng mga lalagyan, guys. So, ito, itong pump, in the end, gagawin ko yan nasa gitna. And then, may mga basket yan. So, activated carbon yung isa dyan para to filter out yung to carry out yung chemical filtration natin. Okay. Ayan. So, ayan. So, isa-isa yung mga pwede nyong gawin. Kung ayaw nyo na may tubo sa gitna. Ayan. Pero sa yung concept lang, may iwan yung dumi sa ilalim, maangat yung tubig na malinis. Na yun. Hindi ganong madudumihan yung mga filter media natin. And at the same time, instead na mechanical filtration lang sila, mapag-store pa sila ng bacteria. Okay? So, yun yung concept nito. Ayan. So, marami kayong makikitang ibang filter, lalo na yung 3 chambers, which is in the end siguro, sana makagawa tayo. Yung merong mga settler, merong bioreactor, yung mga ganun, soon. Okay. So, kaya marami yung tabs, guys, kasi para dun talaga yan. So, ito pa, oh. Ayun to. Ayan, nakaready yan para dun. Kaya lang, wala akong time ngayon, guys. Kaya, ayun, yun muna. So, soon, well, di ko alam kung nalaman nyo na kung bakit wala akong time. Pero kung nanonood kayo mabuti dun sa mga video ko, malalaman nyo rin. Okay. Ayan. So, yun yung last natin, explanation sa filtration. So, kung ano yung laman nun itong mga tabs natin. Bakit ganyan yung itsura. Ayun. So, sa pump pala, hindi ko na-explain. Sorry, guys. Ayan. So, sa pump, guys, ang gamit natin si Billion. Si Billion na pump. So, ito ay HY304 yata. O, 304. So, 1,500 liters per hour yan. Isa sa mga pinakamahalaga, guys, na malaman nyo ay yung flow ng tubig. Kung gaano ang capacity ng tubo. Ayan, tulad nito. Teka nga lang. Natutuyo yung pump natin eh. Maingay. Ayan. So, kailangan nyo, guys, alamin kung ano yung limitation ng tubo nyo. Pero ito, para sa malalaking system lang to. So, kung para sa maliliit lang, kung gagamitin nyo lang siya lalo sa drain, yun, yung paglilinis lang, guys, hindi mo siya gagamitin na all the way nagpa-flow, nagsa-cycle, hindi nyo magiging problema yon. Pero kung gagamitin nyo ganito, na nagsa-cycle yung tubig sa system nyo, kailangan nyo i-check yung capacity ng flow ng tubo. Okay? Dapat mag-match yun sa dami ng tabs nyo at saka kung gaano kalakas yung pump nyo. Okay? Kaya hindi lang basta-basta nagkabit ka ng pump, kailangan yung pump mo kasi matapatan niya yung pag-outflow ng tubig dun sa main tubs mo. Diba? So, dapat, ito kasi gravity fed to, guys. Gravity yung nagdadala ng tubig dun sa main tub papunta dito.
So ito naman, dapat ibalik natin siya at the same rate. Ayun. So dapat mag-sync sila para maganda yung flow ng tubig. Okay. Ayun. So meron din tayong mga rules sa turnover ng tubig, sa filtration. So kung ganito yung amount ng filtration mo, ay ng tubig mo na i-filter, dapat 3 to 5 times yung turnover. Depende dun sa stock ng tank mo kung gano'ng kadami yung isda. Okay. Okay. So, ganun. So, ito guys, overkill to para sa size nitong dalawa. Okay. At saka yung filter media na ilalagay nito kapag napunuan ko na yan. Kasi in-order ko pa sa Shopee. And so, kapag napunuan na yan, medyo overkill na yan para dito sa filtration na yan, sa dalawang tab lang. Actually, kung tatlo yan, sama-sama sila yung nakadesign yan. Kaya nakadesign yung stand ko na yan para dyan. Nakadesign yung 4 chambers filter at 3 chambers. Kulang pa yun guys dun sa 6. Pero kung isa-isa sila na ganyan, na ganitong klaseng filtration, overkill yan. Ayan. So yun lang guys. Siguro yun na lahat na masishare ko. Ito guys, lahat DIY na yan. Inimbento ko lang kasi nag-adapt lang ako kung ano yung feedback. So ayan, meron na yung cycle. Magdadalawang buwan na umaandar yan guys. Kung napansin nyo sa mga vlog ko. Ito, mag-iisang buwan na. Ayan. So, nilagyan ko na siya nito. Ito guys, seeded na to. Ito yung galing dun, oh. Dito. Ayan. So, kailangan ko lang nilagyan dyan. So, paandarin pa natin para mag-ano na siya ng bacteria talaga. Ng sagad. Para okay yung mga isda natin. Okay. So, yun lang guys. Yun lang masishare ko sa inyo. Kung meron kayong question, gagawin na talaga natin yung part 4. So, sa part 4, doon tayo sasagot ng mga katanungan. Kasi, same day ko lang nirecord lahat to. At ipopost ko lang separate days. Siguro, in a span of 1 week, mapapanood nyo tong series na to. And then, kung nagustuhan nyo, don't forget to like and subscribe. And i-ring yung notification bell dyan sa ilalim. Ayan, so napaka matutulungan nyo ako and sana ma-reach na natin yung 1,000 natin na subscribers para ma-monetize na yung ating channel. Okay? So maraming salamat guys sa panonood. Don't forget to like and subscribe and kita-kita tayo sa susunod na video.